Okay, welcome po again dito sa YouTube channel ng Malago Forum. Ito na naman po kami, nais na naman po kami namin maghandog ng panibagong information sa inyo at inasahan po namin na makakatulong po ito sa inyo dito sa pamumuhay nyo sa Japan. Okay, ang topic namin sa video na ito ay tungkol sa mga pagbabagong ginawa ng Japan Ministry of Justice tungkol sa guidelines nila sa pag-apply po ng permanent visa. So, last year, meron po silang ginawang revision ng guidelines nito. So, ito po yung detalye po nito ang gusto namin i-share dito sa video na ito. Okay? So, by the way, para sa mga hindi pa po subscriber dito sa page po namin, don't forget to subscribe po. Okay, so first, para naman po sa source of information natin, para sa transparency, again, yung mga information na gusto po namin share dito sa video nito ay mula po sa official website ng Japan Ministry of Justice. So, kung kayo po ay nakakaintindi ng Japanese, pwede nyo po yan makita. Search nyo lamang po sa internet at makikita nyo po yung details nito. Okay? Okay, na next. Okay, so kailan ba ito isinagawa ng Japan Ministry of Justice ang revision ng guidelines nila? So, according sa kanilang official website, yung revision ng guidelines ng permanent visa application ay na-revise o naisabatas noong May 31, 2019. At nag-start ang implementation nito noong July 1, 2019 po. So, meaning nung yung mga nag-apply po ng permanent visa simula noong July ay sakop na po at kailan nila mag-comply dito sa bagong revision ng guidelines ng application ng permanent visa po. Okay? So, tandaan nyo po yung mga date na ito. Okay, next naman po, isa pag-usapan naman natin kung ano itong mga pagbabagong isinagawa nila tungkol sa permanent visa application. So, yung mga pagbabagong nagawa po nila ito is mostly sa mga requirements po na dapat yung ipasa. Merong konting na bago sa mga dating item, tapos meron pong mga additional documents po na idinagdag po nila sa ngayon. Okay, so ito yung pag-usapan po natin. Okay, first po, number one is yung 5 years resident tax payment certificate. So, itong document na ito is hindi para po sa lahat. Ito ay para lang sa mga working visa holder na nais po mag-apply ng permanent visa. So, kung kayo ay working visa holder po sa ngayon at nais niyo pong mag-apply ng permanent visa sa mga darating na panahon, ang residence tax payment certificate na dapat yung ipasa is actually before ng revision na ito is 3 years lang po. Pero ngayon sa bagong guidelines nila, kailangan nyo na po magpasa ng 5 years ng residence tax payment nyo po. So, itong 5 years na sinasabi po is yung latest 5 years po na payment nyo sa residence tax. So, halimbawa, ngayong year 2020 kayo mag-apply, so yung 5 years na residence tax payment na dapat nyo ipasa is yung 2019, 2018, 2017, 2016, at 2015. So, bali 5 years po. So, ito po siya, no? So, mula 3 years, naging 5 years po. So, yun po, tanda nyo. Ito po yung number 1. Okay? So, going to number 2. So, itong number 2 naman is bagong document na dapat yung ipasa kung kayo po ay mag-apply ng permanent visa. So, itong number 2 po is yung proof of unpaid residence tax po. So, kailangan nyo na pong magpasa ng document na ito. So, ang document na ito ay maaaring nyo pong makuha sa inyong local municipality kung saan kayo nakatira ngayon sa Japan. So, dito sa document na ito, may papakita nyo po sa Japan Ministry of Justice na siya mag-evaluate ng inyong permanent visa application na talagang sumusunod kayo sa batas ng Japan na nagbabayad kayo ng tamang residence tax at ibig sabihin nun, financially capable kayo, meron kayong stable job. So, mula nung dumating kayo, halimbawa, until now, until the time na nag-apply po kayo ng permanent visa, so, dun yung may papakita na sumusunod nga po kayo sa batas at nagbabayad ng tamang tax. Okay? Kaya dapat kayo mag-apply, mag-submit itong document na ito. Okay, that is for number 2 po. Next is number 3, is yung National Tax Certificate na ay kailangan nyo na rin din po magpasa.
So itong National Tax Certificate is kasama po rito yung income tax, consumption tax, inheritance tax, or gift donation tax po. So sa ating mga foreigner na nagtrabaho rito, so maaaring ang pwede natin pong ipasa is yung income tax certificate po, na ito ay maaaring nyo pong makuha sa tax agency kung sa tax agency office na merong jurisdiction sa lugar po kung saan kayo naninirahan dito sa Japan. So pumunta lang po kayo at kumuha ng ganitong document, then yun po yung ipapasa nyo sa immigration. Okay? So that is for number 3. Next naman po is number 4 is yung pension payment history po ninyo or Nenki na tinatawag sa Japanese. So itong document na ito ay kailangan nyo na rin ipasa sa immigration at the time na mag-apply po kayo ng permanent visa. So dito sa document na ito, magpapakita nyo na hindi kayo magiging pabigat sa sa Japan government at kung kayo halimbawa nabigyan ng Japan permanent visa dahil yun nga continuous yung contribution nyo or monthly payment nyo doon sa inyong pension. Okay? So ang kailangan nyo ipasa rito na document is yung Nenkin Teikibin na tinatawag po. I think itong document na ito ay binibigay po nila ng pension office po sa lahat ng kanilang member. I think every year po ata nito binibigay. Okay? Then isa pa is yung kung halimbawa hindi kayo siya kayo ken yung nagbabayad kayo ng inyong Nenkin sa City Hall po is yung Kokomin Nenkin Hoken Ryosho. So ito po yung parang resibo siya. So every time na magbabayad po kanya, meron kayong resibo na I think may tatago. So yun po yung kopya nung siguro, pero yun ang pwede niyong ipakita o ipasa sa sa immigration at the time na mag-apply po kayo ng permanent visa. Okay? So that is number 4 po. Next naman is number 5 is about sa Kenko Hoken or health insurance payment nyo rin po. So yung history nyo ng payment nyo sa health insurance nyo ay kailangan na rin po ngayong ipasa sa immigration para sa inyong permanent visa application. So dito mo ipapakita ng dito mo ipapakita sa Japan Ministry of Justice na yun nga walang magiging problema pag naging permanent visa holder kayo kasi yun nga bayad po lahat yung contribution nyo para sa health insurance. So walang magiging problema halimbawa magkaroon man kayo ng sakit or hindi inasa ang mga emergency po. Okay? So, ang kailangan yung document na dapat ipasa is yung Kokomin Kenko Hoken. No po show me show. So, ito po yung, kung halimbawa hindi kayo Sakai Hoken, so ito yung ipapasa niyo po. Then, kung Sakai Hoken naman kayo, under Sakai Hoken kayo, nagtatrabaho kayo sa isang company, so ang dapat yung ipasa is yung Kenko Hoken or Kosei Nenkin Hoken Ryosho po. So, either po dyan sa dalawang yan, yun ang dapat yung ipasa. Okay? So, ito lang po yung limang una yung pagbabago lang ng from 3 years to 5 years. Then, yung 2, 3, 4, 5 ay bagong document na dapat yung ipasa. So, itong mga bagong document na nadagdag po, dito po ninyo makikita na talaga naghigpit na ngayon ang Japan Ministry of Justice sa pagbibigay ng permanent visa sa ating mga foreigner dahil hinigpitan nilang pagbibigay lalo pa nilang dinamihan yung document na dapat nang ipasa dahil tapos yung mga bagong document na ito dito talaga may papakita na talagang financially capable po kayo na manirahan dito sa Japan. Okay? So yan lang po yung 5. Next naman po is ito isa other changes lang na nakita namin doon sa Japan Ministry of Justice official website na nakasulat din po. Bali itong tungkol sa permanent visa application ng trainee visa at saka SSW specified skill worker visa po type 1. So ayon po sa kanila isa talagang clarify po nila doon sa kanilang batas na hindi pwede mag-apply ng permanent visa ang mga trainee at saka yung SSW type 1 visa. Kasi po ang trainee visa po isa ang period ng kailang visa is 3 years lang, then merong additional na 2 years bilang extension, so maximum of 5 years. So kapag trainee visa kayo nga hindi talaga pwede daw mag-apply ng permanent visa. So clarify lang po nila yan dun sa batas po nila. Okay?
So that's it po. I hope na naging additional information sa inyo ang mga nabanggit po namin dito sa video nito, at sana po ay makatulong sa inyo kapag mag-apply po kayo ng permanent visa in the future po. Okay? So again, maraming pong salamat sa inyong pag-support sa Malago Forum.